Hello mga malagyan, ngayong araw na to, tuturuan ko kayo paano mag-edit gamit ng ating cellphone. Ang gamit kong apps sa pag-edit ay KineMaster. Ito siya. Punta lang kayo ng Play Store, type nyo KineMaster. Yan, KineMaster. Ngayon, syempre, meron akong KineMaster kaya ang nakalagay dito, open. Kung wala pa kayo nyan, ang nakalagay lang sa inyo, install. Kasi siyempre meron na, open na natin siya. Ganyan na makikita nyo pag binuksan nyo yung KineMaster. Tapos cellphone kasi may limit lang siya. Meron siyang limit na kung hanggang saan lang yung pwede mo ilalagay na video tsaka yung mga effects para ma-unlock natin yung unlimited na lagay nun, mga effects niya, yung mga memes, yung mga video unlimited. Lagay mo sa settings. Tapos click mo tong advanced and experimental setting. Yan. Yan, may mababasa kayo using unlimited pictures and so on. Basta yun na yun. Ibig sabihin nun, maghang yung cellphone nyo o mamangyari. Pag maghang yun, gawin nyo, i-cut nyo na lang yun. Bale, ang gagawin nyo, dalawang save. Tapos, i-edit nyo ulit na pagdugtungin nyo para hindi maapektuhan yung quality. Okay? Basta i-on nyo lang yun. Pag na-on nyo na, balik na kayo doon. Yan. Tapos, create project. Create new. Yan. Siyempre dito tayo sa YouTube itong 16.9. Yan yung naka-red na yan. Automatic naman siya. Yan. Ganyan naman kikita nyo dyan. Maghanap tayo ng pwedeng i-edit natin. Sample lang ito ah. Diba may video kayo na ganyan. Yan 10 minutes. Gusto ma-play natin. Yan. Yan. Madala na picture. Halimbawa, itong part na to hanggang dito, halimbawa ayaw mo yung makita ng audience, ang pag-cut nyan, i-click mo lang tong video na nilagay mo, pinitin mo yung gunting, split ahead, yan. Diba, may plus na yan sya, yan, makita nyo may plus, ibig sabihin, dito ka na nyan nag-cut. Ngayon, kung hanggang saan yung gusto mong ayaw mong ipakita, halimbawa may nakahubad dyan, kung halimbawa may nakahubad o may nangyari dyan na medyo matagal, may dead air ka, buhanggan dito, i-click mo lang ulit yung gunting, tapos yan o, trim to the left, trim to left of playhead. Ibig sabihin itong part na to, yung sa kaliwa na to, ito yung buburahin mo. Tapos, pag maglagay naman ng memes, wait, maglagay ng memes. Babawal na picture. Yan. Ba, yung nagsabi ako ng pinagbabawal na technique. Yan. Babawal na picture. Ba, gusto kong lagay nung katulad nung kay Babalo. Pipitutin nilang tong, yung memes ni Babalo, yung mga biglang lalabas si Babalo dyan, di ba? Pipitutin nilang tong gunting. Tapos, yung split and insert freeze frame yan, split and insert freeze frame yung pinakababa, click mo yan. Yan ibig sabihin ng freeze frame na yan, ano lang yun sa yan, no? Hindi siya gumagalaw, freeze nga eh. Tapos pag na ganyan na yan, i-click mo ngayon tong freeze frame na yan, ilagay mo doon sa pinaka katabi nitong video na to. Gusto mo dito na lang yan. Tapos layer, magagawa tayo ng layer ngayon. Media, yan, media. Tapos siyempre may mga kinat na ako dito na mga yung ginawa ko na yung mga memes ni Babalo. Dito tayo sa KineMaster ito. Yan. KineMaster. Ito yun, no? Yan, KineMaster. Ngayon, hanapin na natin yung
ano may babalo. Ito, hamba katulad dito. Yan, babalo. Diba, babalo yan. Kilala kong kaliskis mo, oy. O, diba? Meron na tayong memes. I-click mo yan. Kasi hindi mo naman ilagay lahat yan eh, para maganda matingnan. Yan, i-click mo yung si babalo. Para hindi, kahit anong gawin mo, hindi siya pupunta doon sa kabilang dulo. Click mo yan, tapos tanggalin mo itong si Benji Paras kasi hindi naman sa kasali dyan. Crop mo. Yan o. Yan. Gusto mo agad dyan. Crop mo lang yan. Yan. Crop mo. Paal. Malakihin mo. Yan. Malakihin mo. Yan. Right. Natin. Babalo na picture. Kala kong kaliskis mo, oy. Oh, naka-press siya, di ba? Gay mo, i-cut natin 'to siya. Sakto, isasakto natin doon sa pagputol ng sinabi ni Babalo na kala kong kaliskis mo, oy. Yan. Kung dito lagay kailangan doon sa pinakadulo rin. Yan, nakita niyo yung dilaw na yan. Kailangan dito sa dulo. Tapos, click nyo yung naka-press na frame na yan. Huwag nyo nang galawin. I-cut nyo kaagad. Ano? Cut, trim to right of playhead. Ibig sabihin yung bandang kanan yung puputulin nyo. Ano? I-cut natin, di ba? Right of playhead. Yan, cut. Ngayon, napansin nyo, di ba? Dumug. Yung video na to, dumugtong na dito sa frame na to. Kasi kinak na natin siya. Oh, tingnan natin kung anong yung mangyayari pagka play natin siya. Babalo na picture. Kilala kong kaliskis mo, oy. Ngayon, maglalagay tayo ngayon ng sounds. Mga sounds effect. Diba? Gusto nyo itong lagay na ito ng sounds effect. Ito, yan. Gusto nyo yung part na to, kaya ito kung saan nyo gusto nyo lagyan ng sunset effect, i-click nyo lang yung video na yun. Pa ito, gusto ko itong lagyan ito dito sa may dulo na to. Pinitin nyo lang yung audio, tapos may mga dinownload na ako na songs dito. Ayun, may mga dinownload na ako dyan. Kung hindi nyo alam yung title ng mga songs na to, meron akong ginawa na background music for motovlog. Ito yon. Yan. Gayahin nyo lang yan. Andiyan yung mga musics na yan. Ba, gusto ko yung medyo... Huwag kayong gagamit ng mga ganitong song kasi makaka-copyright kayo. Kailangan yung mga ganitong tugtog lang. Yan. Ganitong tugtog lang. Ba, ito siya. Gusto kong ilagay doon. Ilagay mo lang, pinitin mo lang kung nakalagay na. Ito. Yung plus. Yung plus na yan. Plus, yan. Andiyan na siya. Yan, andiyan na siya, di ba? Pag gusto hinaan mo, baba mo lang yan. Salita ako, salita ka, famous and 30. Yan, man. Tingnan natin kung ano yung nangyayari. Play natin. Babalo na picture. Kala kong kaliskis mo, oy. Sounds, taasan nyo lang yan. Ngayon, aba, gusto nyo tanggalin yung ingay ng paligid ng kalsada, gusto nyo makinig lang yung tugtog na nilagay nyo dito kayo. Pwede mo kasi hinaan dito, hinaan mo lang yun siya. Pwede rin dyan. Wala siya. Kaya lang, ang problema nun, yung sounds itong video na to, dumagdag pa doon sa MB ng isisave mo na file. Eh, dumagdag ka pa nito. No, ilang MB din to, mga 3 MB din, mga, palagay mo, mga 10 MB din to. Kaya, dadagdag ka yan doon. Ang gagawin na lang natin, buburahin natin siya.
Yan, hanapin nyo lang yung, click nyo lang yun, extract audio. Yan, extract audio. Lumabas na siya, di ba? Ito yun siya, oh. Yung GoPro. Paglabas ng GoPro na yan, i-click nyo lang yun. Tapos, pinutin itong basurahan na to. Ito, yan, yung basurahan na yun. Pinutin nyo lang yan. O, wala na yun siya. Hindi na dadagdag doon sa NB nung isisave natin na file mamaya yan. Yan, oh. Play natin. Play natin ngayon, ha? O, yan, play natin. Madalang na picture. Kilala kong kaliskis mo, oy! Yung nangigita ng tao doon sa sound, mabagal yung sound, di ba? Papagalin natin ngayon siya. I-click natin to, yung video na yan, i-click mo lang yan. Pag-click niya, may lalabas speed. So yun o, speed. Click mo lang, ibaba mo doon sa na 0.5 o 0.25 kasi yun dito, mabilis yan. Yan, yan, mabilis yan. Dito tayo sa mabagal. Yan. Bumagal na siya. Palitan mo ng kanta. Hawak ka na sa kanta na yan. Tingnan natin ang mangyari. Play. Marami pa kasing gagawin dito sa video na to. Ayan, tulad ng media. May tinatawag tayo na layer. Pwede natin pasukan ng ibang media. Effects. Ayan, yung mga effects. Yung stickers. Ayan. Yung text. Paano natin yung mga naglalagay dyan. Tsaka yung mga effect ng typewriter. Yung mga nagka-typewriter. Tuturo ko sa inyo. Kung hindi natin isang video lang kasi mahaba siya, kaya pa isa-isa lang muna. Kung may mga katanungan kayo kung paano paglagay ng ganito, paano maglagay ng ganyan, mag-comment below lang kayo sa mga videos ko at gagawa natin ng vlog yan. Ngayon papakita ko sa inyo kung paano siya isave. Save natin. Pag isa-save mo siya, ito lang pipinitin mo, ito yung parang folder na yan, yan o, save. Tapos dyan ka mamimili kung anong definition ang gusto mo, yung full HD ba, yung HD lang, yung HD. Pansinin din itong nasa vibrate ka yung about MB mga melodya. Itatas ko sa HD, tumataas din siya. Pag full HD, mas mataas. Siyempre doon tayo sa full HD na lang kasi YouTube tayo, eh. Kailangan maganda yung rate ng video natin para maganda yung ano na YouTube sa atin. Kasi pag maganda yung video natin kay YouTube, pinopromote na tayo. Dito tayo sa 60 rin. Yan. FPS ang tawag dito. Frame per second. Kasi pag dito tayo sa 30, alam mo yung ano, yung parang habang tumatakbo yung video, yung parang minsan yung nagbe-blur, no, wala yung kulay dahil dito yun. Minsan ginakapos na ng frame, kaya dito sa pinakamataas yung 60 yan. Tapos pindin mo lang yung save. Yan, yan, ganyan na yung lalabas. Yan, yan, yan. Pero matagal yan, ha, kasi naka low lang tayo, eh. Pag ilagay natin sa high yan, 259 MB, diba? Matagal yan pagka 259 MB, medyo matagal na rin yan. Eh minsan kasi yung mga ina-upload ko sa YouTube, yung mga 12 minutes, diba, umaabot yan siya ng 1 MB, ano, 1 GB, umaabot yan, 1000 MB ang inaabot yan, 1 GB. Kaya minsan yung savings, pag save pa lang, no, minsan inaabot ng 3 oras. Kaya natatapos ko mag edit madaling araw na. Yun lang mga malodi. Pag may gusto kayong itanong kung paano mag edit comment below lang kayo, gagawa natin ng vlog yan. Hanggang dito na lang. Sana may natutunan tayo. Salamat.